Hello Kap! Welcome to my channel. It's me again, Kap Jerry, ang inyong kapatid, kapamilya at kapuso. So ayan mga Kap, nagising tayo nung maaga kasi may schedule tayo ng PMS sa Gili North EDSA para dadalhin natin ngayon si Barbie, yung aming Gili Cool Ray. So nakaschedule siya ngayon ng PMS kasi ikaw 1 year na niya. So mamaya din mga Kap, magbibigay kami sa inyo ng komento o ng feedback kung ano ba yung mga nagustuhan namin at kung ano ba yung mga hindi so far sa paggamit namin sa kanya. So naka-schedule kami sa kanya ng 8:30 in the morning, ngayon ay 6:30. So manggagaling kami ng Cavite papunta ng Quezon City. So, mamaya i-update ko kayo ha. See you later mga Kap! Hello Kap! Ayan, nandito na tayo ngayon sa Gili North EDSA. So ito yung flagship branch ng Gili dito sa Pilipinas. So, lahat ng mga services muna, for the meantime, dito muna ginagawa. Kasi nga, yung iba kasing mga branch pa, wala pa silang mga services. Kasi ang pinakamalapit sa amin sa Cavite, yung Imus branch nila. Pero kasi, as of now, hindi pa operational ang kanilang service center. So, dito tayo ngayon sa North EDSA. Si Barbie, nandun na siya ngayon. Nakasalang na siya dun ngayon sa maintenance. And then, ayun. So, hintayin natin matapos siya. So, for the meantime, libot-libot muna tayo dito sa branch nila. Ayan, sobrang dami ng sasakyan dito kasi may tatlong sasakyan na ngayon ang Gili. So, meron ng Gili Cool Ray, meron na ring Ascara, at syempre, yung pinakabago na Okabango. So, ayan mga Kap, dito yung iba't ibang klase ng sasakyan nila na available ngayon dito sa Pilipinas. At dito yung Gili Cool Ray. So, yung Gili Cool Ray, ayan yung kagaya ni Barbie. So, yung amin kasi ay orange. Ito naman yung, meron silang silver, saka may red. And then, yung sumunod na nilaunch naman, yung Ascara. Sobrang ganda rin yan. Actually, nakaka-inlove yung itsura niya. Ayan. Sobrang premium ng loob niya kasi ang ganda ng interior. And then, yung last naman, yung kalalaunch pa lang, ay yung Gili Okabango. Yung 7-seaters na nila. Ayan. Ang laki. So, para siyang Montero or Fortuner na type. Pero MPV lang siya. Ayan, ang ganda ng loob niya.
isasalang na. Ayan. So, siya yun yung susunod na iihawin. So, mamaya makikita niyo mga kapit, tataas siya si Barbie. Nasalagyan na siya ng corona doon sa ibabaw. Charot lang. Ayan mga kapo. Iaangat na si Barbie. Ayan. So, pag nagpa-PMS kayo dito mga kap, lahat naman i-check nila. Tapos mamaya, pagkatapos nilang mag-PMS, sasabihin yung mga na-diagnosis nila kung ano yung mga nakita nila na may, kung may problema ba or okay pa lahat or nagpa-function pa lahat. So may concern din kami sinabi dito para i-check nila. So pwede nyo rin sabihin yun kung may mga concern kayo prior ng procedure mga kap. So para maka-check din nila. Ayan. So mamaya mga kap, makikita nyo, ihimay-himayin nila si Barbie. So huwag ka na lang tumingin. Kasi baka masaktan ka. Charot lang. Ayan. So si Kuya yung ano, sila yung mga mag-aasikaso dito kay Barbie. Ayan. Kapag nagpa-PMS ka dito kap, libre na yung car wash. Pero hindi na kasi namin siya pinapa-car wash na. Kasi naka-ceramic si Barbie. So kami na lang yung magka-car wash sa bahay. Okay. Tara. Meanwhile, so habang naghihintay tayo kasi nga nakasalang na dun si Barbie, makapagkwentuhan muna tayo kay Bossing. So preview lang, si Barbie nakuha namin February 17, 2020. So ngayon ay February na din, so mag-o 1 year na siya sa amin. Ngayon yung ika 1 year niya na preventive maintenance. Kaya nandito kami ngayon sa Gili North EDSA. So magbibigay kami ngayon ng feedback, magbibigay kami ng komento sa inyo kung ano ba yung mga experiences namin o yung mga good and bad namin na na-experience kay Barbie, yung Gili Cool Ray namin. So magbibigay ako ng sa akin part ko as passenger kasi ako naman yung laging sakay doon sa Cool Ray. And then magbibigay din syempre, mas mahalagang malaman natin or marinig natin yung side naman ng driver, yung laki nagda-drive si Bossing. Magbigay muna tayo ng bad. So for 1 year na paggamit namin, so ito yung mga bad na na-observe namin. So iisa-isahin natin sila, ihimay-himayin natin sila. Disclaimer lang, kasi syempre based lang to sa aming personal experience. So syempre pwede rin kasing hindi na experience ng ibang Cool Ray owners yun. Yes, so, and this disclaimer din guys, hindi kami car expert. So kami ay pangkaraniwang tao lang din na may sasakyan. So yung maririnig nyo sa amin ay based lang din sa pangkaraniwang tao. Kung halimbawa, kung ano yung magiging komento namin, pwedeng sa iba ay hindi ganon. So yun lang yung masasabi namin. Bossing, ikaw muna. Anong unang bad na masasabi siguro mo? Siguro ano? Based sa yung experience. Siguro yung sa akin, yung dahil sa sunroof, yung init niya, kapag sobrang maaraw, siguro medyo may mararamdaman ka. Kasi nga, yung aircon vents niya, apat lang sa harap, tapos sa likod, wala. So, yung aircon niya, para sa akin, medyo kulang. Para sa akin ha, sa akin yun. Sa akin naman, yung pangalawa, para sa akin, yung wind noise niya. Kapag masyadong mabilis na, kasi nga mabilis talaga si Cool Ray, talagang yung power niya, kung uunahan mo talaga yung sasakyan. Pero once na nag-accelerate na siya ng starting 110 pataas, ayan, maririnig mo na yung hangin. Yung wind noise sa labas, medyo rinig mo siya. Pero very minimal naman. Pero kung observant ka kasi, maririnig mo talaga siya. Walang music, walang lalo kung walang music, maririnig mo siya. So yun yung pangalawa na bad para sa amin. Ano pa ba? Pangatlo. Wala na ako naisip. May isa pa. So, dagdag ko na lang din yung masyadong manipis yung pintura niya. Ay, I think. Oo nga pala. Oo, kasi siyempre, ginagamit natin. Di naman pwedeng gamitin yung sasakyan. So, travel tayo along the way. May mga stone chip na minsan bumabato sa sasakyan chip, natin. Stone chip, yan. Mga talsik. So, talsik-talsik. Yeah. Ginawa ba sa inyo, talagang mamarka talaga siya. Kaya ang ginawa namin, bumili na lang kami ng tawag doon. Yung touch-up paint. Touch-up paint. Nakakulay niya kasi meron na kaming kinunan sa Shopee.
So yun na lang yung ginagamit namin para kasi medyo partida, maitim siya. Partida, naka-ceramic pa si Oo, Barbie. Yun nga pala, namin. Naka-ceramic kasi si Barbie. So expected namin medyo may, paano, may protection siya. Pero ganun pa din. Comment nyo guys sa mga Gili Onyar kung ganun din ba yung na-experience nyo. Kung saya part nyo ba, manipis din ba talaga? Mm-hmm. Baka kasi isolated case lang. So ayan. And then yung isa pa palang bad mga kap, yung sa kanyang infotainment, wala siyang Android Auto saka Apple CarPlay. So para sa amin kasi very useful sana kung may Apple CarPlay. Pero may QD Link naman siya, pero kasi namimili rin siya ng cord. So kailangan bumili talaga ng authentic na cord para doon. So ayun. And then dagdag ko na rin yung kanyang likod, kung mas malaki sana yung kanyang compartment sa likod. Yes. So ano pa ba? Marami ako masasabi sa good, pero sa bad, yun lang naman ng nine. Oh, so far kasi yun lang talaga yung na-observe namin. Kasi halos every 3 times a week, 2 to 3 times a week, ginagamit namin yung Coolray. Kung wala nang masabi, doon naman tayo sa good part. Good. Okay, so ako naman yung mag-start. Good part, ang unang-una sa akin, syempre yung acceleration. Gustong-gusto ko yung acceleration niya. Kapag gusto mo talagang may unahan na sasakyan sa kalye, so talagang mauuna ka talaga. Kabarang ganda ng power niya. Yeah, for 1 year experience sa kanya, kay Coolray, yun nga, yung power niya. Parang wala naman nagbago since nung binili siya hanggang ngayon. Mahatak pa din. And given na yung location namin is na malapit na kami Tagaytay, sa Silang, maraming paahon. So mostly lang daan paahon doon. Bibigay talaga niya yung power na gusto mo. Gusto. Oh, yun ang yung unang gusto ko. Saka gusto rin ni Bossing. Pangalawa, siguro yung bilang driver, siguro yung ano, yung 360 camera. Mm-hmm. Kasi kagaya niyan sa mga makikitid or medyo mahirap na mga daan, yun, malaking bagay ang 360 kasi kahit paano sa mga dead spot, makikita mo yung ano mo yung sasakyan mismo. Tsaka kagaya niyan, kung maatras ka, yan, makikita mo. Plus yun nga, may ano na siya, may built-in na dashcam sa harap. Then, yung akin, yung pangatlo naman, syempre yung technology niya. So, ayun talaga yung, actually, kaya namin nagustuhan din si Coolray dahil sa technology niya. Kasi, dun sa price point niya, sobrang sulit ka na talaga. So, kapag nakakita ka pa ng ibang sasakyan, kung may pagpipilian ka, sa price point niya. During our time, ha, nung kumuha kami, wala ka na talaga, parang i-eliminate mo na lahat ng mga nasa listahan mo. Talagang siya na yung pipiliin mo. Actually, guys, kinuha namin si Coolray way back 2020 February nga. Hindi namin siya nakikita. So, nanonood lang kami sa YouTube, lahat ng reviewer ng mga vlogger. Doon lang namin siya kinuha. And then, nung binili na namin siya, doon siya namin first time nakita. Yes. So nakipag-communicate lang kami sa agent nga, tapos nag-prepare kami ng pambayad. And then the day na nakuha namin siya, yun din yung first day walang test drive, nakinuha namin siya. Kaya ganun talaga, super na in love talaga kami kay Coolray. Pang-apat, ano naman, yung comfort. Based naman sa mga previous naming sasakyan, at saka sa una naming sasakyan, mas maganda siyang sasakyan ngayon si Coolray. Kasi maganda yung body roll, at saka yung tawag dito, yung hindi siya maundag. Hindi siya matagtag. Sa part ng driver yun, ha, pero sa part naman ng passenger, sa akin ganun din. So, kahit may medyo lubak-lubak, talagang mararamdaman mo na hindi ka tagtag sa biyahe. So, ayun mga kap, sumunod naman para sa akin ay yung interior niya, syempre. So, kanya-kanya tayo ng taste mga kap pagdating sa interior, pero para sa akin kasi, the best yung interior niya kasi nagagandahan talaga ako sa kanya. So, ayan, pagdating sa kanyang upuan, kahit yung palibot sa upuan, ang ganda-ganda niya. And then, yung kanyang ambient light, ang ganda-ganda para sa akin. And then, sa kanyang dashboard ba yun? Dashboard. Yung dashboard niya. So, para sa akin, perfect. Leather talaga siya. Tsaka sporty yung ano niya, yung dating niya. Yes. Oh, actually, sa kanilang pagpipilian, sa kanilang tatlo, kung gusto mo talaga ng sporty yung datingan, at talagang gusto mo yung pormahan yung dating, pili ka talaga ng Coolray. Pero kung gusto mo naman ay premium, na sosyalan yung dating, ayan, si Ascara yun. Pero kung ang pamilya mo naman ay malaki, ayan, family-oriented ka, mahilig kayong mag-outing at marami kayong dinadala tuwing outing nyo, ayan, si Okabango naman yun. So, Bossing, ano pa?
Ano pang masasabi mo? Sa exterior naman. Ayan, exterior. Yung sa taillight niya, maganda. Ah, maganda. Maganda. Though may part na minsan hindi makita yung hindi siya... Signal light. Yung signal light. Kasi, kasi maliit lang yung signal light. Maliit yung signal light niya. Pero napaka-attractive para sa tingnan, lalo sa daan. Oo. So, pag, sa ibang mga, pag nakasama siya, nahalo siya sa ibang sasakyan. Saka yung ano niya, yung kanyang signal light sa... sa harap, kung napapansin nyo doon sa mga owner ng Cool Ray, na kung ano, mag-turn left kayo, yung kanyang paglamp, magli-left din. Yeah, tapos kung mag-right naman kayo, yung paglamp niya, mag-right. And then, yung level ba ng kanyang, tawag doon, yung ilaw niya, headlight niya, kapag nakatutok ba, parang, yung kasulubong mo, parang hindi siya silaw. Hmm. Kasi yung mas ewan ko kung pansin nyo rin to ha, yung nasa right side ng tutok niya, yun yung medyo mataas, pero sa bandang left side, pababa siya para hindi siya nakasilaw dun sa kasalubong niyo. Yung consumption kasi ng gas niya, pwede rin siya maging good or pwede maging bad. Sa iba, sinasabi nila, malakas daw yung consumption. Sa amin kasi, depende. Sakto lang eh. Para sa akin, lang naman. Kasi given na rin kasi turbocharged siya eh. Tapos pangalawa, binibigay niya yung power, so expected. Talaga, lalo gasolina siya. So acceleration maganda, tsaka yung power niya. So given talaga na medyo kakain siya ng gasolina na medyo pero marami. I think kasi pero, parang ano siya eh, pag natimpla mo na, pag alam mo na siya kung paano gamitin yung mga yung, mode niya, kung alam mo kung paano gamitin yung sports mode siya, and then yung kanyang normal mode saka yung eco, I think magagamay mo, I think makukuha mo rin yung tamang consumption ng gas. Kasi actually na-try namin yan nung gumawa kami ng video about dun sa RFID. Oo. Natatandaan mo, kalahati lang ng aming tangke yung laman. Pero natapos namin yung buong vlog, nag-start kami ng alauna, umuwi kami ng alas 7 ng gabi. Walang patayan yun ng makina. Walang patayan ng makina kasi nakapila kami, sobrang haba ng pila. Pero hindi naman kami naubusan. Actually, sobrang worry ako na sabi ko kasi baka kasi maubos. Wala kaming magagasan sa expressway. So, good thing naman na tapos namin yung buong video, yung buong vlog, nakapagkabit kami ng dalawang RFID sa loob ng isang araw nang hindi nauubos yung gas namin. So, doon talagang nag-thumbs up ako kay Cool Ray. And then, one thing pa rin pala na nagustuhan ko, bukod dun sa sasakyan, ang isa sa mga nagustuhan ko na hanggang ngayon ay nandun pa rin, yung agent namin. Oo, yung tao na mismo ha, behind dun sa sasakyan na mismo, si Sir Ellie. So, shout out kay Sir Ellie. So, napakabilis niya magproseso. And then, up to now, kahit 1 year na yung pagbibigay niya sa amin ng sasakyan, hanggang ngayon nangungumusta pa rin siya. Lalo na nung pandemic. Oo na, sir, huwag niyong kalimutan po, sir, na mag-start ha. Huwag niyo pong kalimutan na every week paandarin niyo o patakbuhin niyo kahit saglit man lang. Diba? Yeah, bihira. So, bihira kasi yung ganun si, eh. Ano, si Barbie sa Jilly Ortiz, Manila. Pero so, thumbs up din dito sa, dito kami ngayon sa North Edsa kasi ito yung pinaka-main. Pero thumbs up pa din kasi ang ganda ng service nila. Sa PM, dito kasi kami nag-PMS. Maganda yung service, may libre yung pangkape. May palibre yung pangkape. Comfortable yung, very cozy yung lugar. Diba? Oo. Saka yun nga. Welcoming yung mga tao. Ito kasi sa Jilly. Ayan, okay. Mababait sila lahat. For 1 year. Actually, nalate kami ng dating ngayon. 8:30 ang aming appointment. Dumating kami dito 9:30 kasi sobrang traffic talaga sa SLEX. Pero nakasmile pa rin silang maharap sa'yo. Mababait talaga sila. Accommodating sila sobra. So far, sa experience for 1 year, marami talagang magaganda. Parang nagulat din kasi ang lahat dun nung pagdating niya kasi on its price point talaga, sobrang dami niyang feature, sobrang may enjoy mo talaga siya. Kaya pansin niyo sa kahit sa mga YouTube, lagi siya yung napapagkumpara. Lagi siyang kinukumpara sa mga bagong lumalabas. Marami na rin kasing lumabas na halos kagaya niya. After niya mailabas sa market. So, marami na tayong pagpipilian ngayon. Pero ang question, may question kasi ako dyan. So, kung sakaling ngayon ka ba kukuha, bossing, at ngayon hindi ka pa nakakuha ng sasakyan, at sa panahon ngayon, since marami nang naglabasan, kukunin mo pa rin ba ang Cool Ray? At bakit? Sa akin, sa tingin ko, oo. Kasi, kung ikukumpara sa iba, sa tingin ko, si Cool Ray pa din.
Kasi sa power pa lang, solve na eh. Kasi ako naman, gusto ko yung pagiging sportiness niya. Mm-hmm. Wala akong masabi sa outlook, sa labas niya, tsaka sa loob, interior, yun. Wala akong masabi. Enough na para sa akin na masabi kong satisfied ako dun sa nabili kong sasakyan. Nabibigay niya. So kung sakali man din after a year, ngayon mismo, kung bibili man ako uli, sabihin natin yung budget ko kaparenong nate, oo, go pa rin ako, Colray pa din. Ako naman, syempre, ang sagot ko din, oo. Kasi sabi ko nga, nalabat per se kami sa kanya. Binili nga namin siya na hindi pa namin nakikita. So, nung pagkalabas niya, may isang vlogger kasi kami napanood na motorista adventure. Ayan, sir, hello sa'yo. Dahil sa'yo, bumili kami ng Colray. Siya kasi yung unang-unang napanood namin na ang comfort pa ata yung kanyang na-demo. Ayan, sir, Adrian. Ng motorista adventures. Thank you talaga sa'yo. Pero kung may pera kami ulit ngayon at may yun na si Barbie at kung bibili kami ulit ng sasakyan. Ng panibago ulit. Anong tanong doon? Sino? Anong sasakyan ang gusto mo naman after Barbie? Sports car. Gusto niya kasi talaga yung sports car. So ako naman Ford Raptor naman ang gusto ko talaga. Ayan. Siguro no? Toyota Supra. Ayan, sana may budget, 'di ba? Sana all may budget. So ayan mga kap, sana at least nagkaroon kayo ng idea sa mga nasabi namin. At least sana nakatulong din sa inyo bago kayo bumili ng sasakyan. Or kung may mga kung may Colray na rin kayo o may Geely na sasakyan na rin kayo, comment kayo sa baba kung parehas ba tayo naging experience or parehas ba tayo nung gusto or kung may mga bagay ba kayo nagustuhan pa or hindi namin nabanggit or mga ayaw sa inyong sasakyan na Geely. Saka give a thumbs up naman mga kap. Oo, gusto nyo. Ayan. At huwag nyo kalimutan mga kap na supportahan ang channel namin ha. Sa Kap Jerry, ayan. Saka yung aking FB page na Kap Jerry Productions. Saka yung aking Instagram na Kap.Jerry. At syempre, yung aming FB page na Isbana The House of Microblading and Tattoo Studio. Kung gusto nyo magpaganda at magpagawa ng inyong kilay, huwag nyo kalimutan mga kap. So, like nyo lang and then mag-PM kayo sa amin. Tutulungan namin kayong gumanda. Again, guys, based lang to sa personal naming feedback, experience, saka personal feedback lang namin. For one year. Kasi yeah. Doon sa previous vlog ko kasi, yung naglibot kami ng Kibiyang kasama si Barbie, may nag-comment kasi doon na sana magbigay kayo sir ng inyong feedback, magbigay kayo ng inyong experience after a year. So ito na yan kap, kung sino ka man na nag-comment doon. Ayan. Tama kasi one year nga na talaga ngayon. So, by the way, yung odo niya, yung takbo niya, baka kasi may matanong niya din. 7,291. So ayan mga kap, so mamaya i-update namin kayo kung ano yung happenings doon after ni Barbie na ma-check, saka ma-PMS. So ayan. See you ulit mamaya, mga kap. See you later. 1 hour later. So ayan mga kap, tapos na si Barbie dun sa PMS niya. So magbabayad lang tayo dito sa cashier. Ayan. So pinaprocess na. Then check na natin dun sa taas kung okay na. Ayan. So, tinawag niya siya para sa 4-piece. Kailangan kasi pumila muna dito para makareceive ka ng 4-piece. Ayan. So, pumila ka dito. Ayan. At kapag tinawag yung pangalan mo, magbabayad ka doon. Makukuha mo na yung resibo para sa 4-piece. Ay, boss. Ayan. Sundan natin sa bossing dun sa taas. Kasi tapos na yung kanyang bayad. So, ayan. Kaya ako, boss. Patingin mo na ako. Pakita mo. So, ayan mga kap, ang total ay 6,646 kasi meron kami dito additional na pinagawa. May labor dito na 350, yun yung pina-check namin kasi may pina-check kami. Ayan. So, ang total ay 6,646. Saan?
problem mo? Bakit may init? May Loko. Ito ba yung ginalaw natin? Ito, sir. Ito yung ginalaw natin. Ito may gasgas. Gasgasan siya, Kap. Ayan o. Nagasgasan pa. Gasgasan si Barbie. Nabasag mo ano? Basag? Basag yung pintura. Kanina wala yan, imposible. Ano mga kap? O, basag yung pintura. So, ayan mga kap. So, mainis ako. Oh no! May basag siya. A few moments later. So ayan mga kap, so ngayon ay 3:30 na, dapat tapos na kami kanina ng 2:30 pa. Kaso nagka problema kasi gawa ng pinapareceive na sa amin yung sasakyan, may nakita kami na tukulap sa gilid. Yung sa pina-check namin na part, so may tukulap siya, medyo malaki, mga mahaba siyang ano. And then, medyo nagkaroon ng discussion kami ng tao nila dito, and then yung manager nila. Nag-come up na lang na ayusin daw nila, so hihintay na lang namin. Kasi hindi, malayo kasi to mga kapli sa lugar namin. So, from Cavite kami, pupunta rito, masyadong malaking oras yung kukainin para sa amin. And nag-come up na nga lang kami na ayusin na lang today. So, okay naman daw. Makakaya naman daw nilang ayusin. So, hopefully maayos nga nila doon sa expected na gusto namin mangyari. Sana ganun pa rin yung kulay at ganun pa rin yung itsura. Kasi, syempre lahat naman tayo na may sasakyan, sobrang ingat natin. May mga pangyayari talaga na hindi natin inaasahan. Pero hanggat maaari, kung may iwasan naman sana, tag-ingat naman sana sila. Yun lang naman yun sa akin. Yun sana hindi may tayo dumating sa ganung sitwasyon. Kasi lahat tayo gusto natin, siyempre, maayos yung kalalabasan. Kaya nga natin sila pinapa-PMS, kaya nga natin sila pinapa-change oil. Kasi para mag-function sila ng tama at maayos pa rin kahit matagal na yung sasakyan. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi inaasahan. Pero sana, yun nga, inamin na lang nila agad. Yun lang naman yung point ko eh. Sana inamin nila agad na sila yung may kasalanan. Kasi prior naman namin i-endorse yung sasakyan sa kanila, wala pa yung chip, wala pa yung bangas. Then ibabalik nila sa amin na may bangas na. Pero sa checklist, wala naman. Sana doon pa lang from that time, na-chat niya na agad, nakita niya na agad at nailagay nila sa checklist. Kasi kung hindi namin i-check yun at hindi namin napapansin, nauwi kami sa bahay, na ganun na lang siya. Na hindi na lang, na hindi nila kasalanan kasi nga naiuwi namin sa bahay. Hopefully, maayos sila ng tama dun sa expected namin na kung ano yung kanina. Siyempre, gusto natin ganun pa rin yung kalalabasan. Sana. Ayan. So, i-update ko kayo later, guys, kung ano ang magiging pangyayari. So, sabi niya, mga 5:30 or 5 PM daw, matatapos yung pag-re-retouch doon sa sasakyan. So, tingnan na lang natin. Hopefully, okay. Sige, see you later mga kap.
mga kap, ang oras natin ngayon ay 5:30 na ng gabi. Ayan, paalis na rin tayo. Natapos nilang gawin yung paint dun sa part na na-scratch kanina. So far, okay naman. Pero i-observe pa natin kasi hindi naman siya agad nakikita ngayon. Kaya humingi lang tayo sa kanila ng form, kasulatan na kung anong mangyari man doon, so pwede nating ibalik. Under a warranty pa rin siya. So gumawa naman si sir for 6 months. Mababalik natin kung sakaling magkaroon ng problema dun sa part na yon. So far okay naman ang naging outcome, pero syempre nakakapagod. Kasi kanina pa kami ditong 9:30 ng umaga, tapos pauwi pa lang kami. So maraming salamat mga kap sa pagsama nyo sa amin sa araw na ito. Ayan, kasama natin si Bossing. Ayan, driving hello Bossing. Ayan, pagod na rin si Bossing. Ayan. At least natapos natin, na-accomplish natin yung araw na to, nang okay pa rin yung naging outcome. So ayan mga kap, kahit na medyo nag-struggle tayo ngayong araw kasi nga may nagka-problema at hindi naman natin inaasahan yon, kasi may mga times talaga na ganun yung magiging karanasan natin. Wala rin naman silang, hindi naman nila intensyon na gawin yon, at syempre tayo rin naman, hindi natin ginusto. So ang realization natin, kahit na nagkaroon ng problema, ayan, naging maayos pa rin naman yung outcome. Nagawa rin naman nila yung dapat nilang gawin, and then gaya sabi ko kanina, i-update ko kayo tungkol dun sa naging resulta. So far okay naman yung resulta. Kulay naman yung paint na nilagay nila, so sana hindi magbago yung kulay. And then binigyan naman nila kami ng extra pa na paint, bossing, no? Binigyan tayo ng extra na paint kung sakaling yun. Thank you po doon, Jilly North Edsa, sa pagbibigay niyo po. So na-appreciate namin yung kahit nagka-problema. And then okay naman, kasi sa amin naman wala namang masamang tinapay. Actually maganda naman yung review namin sa kanila. So nataon lang din siguro na nagkaroon talaga ng problema ngayong araw, at sa amin nataon. So tanggapin lang natin yung nangyari ng maluwag, kasi and move forward. Yes, and move forward, kasi wala naman din magagawa kung magkakaroon tayo ng hit sa bawat isa. So kami naman po, humingi rin naman kami ng dispensa sa kanila. Ganun din naman po sila sa amin, kasi wala naman po may gusto nito. Pero at the end of the day, ang mahalaga, nagkaayos-ayos at naging success pa rin yung goal natin ngayong araw, at naayos naman po yung problema. So ayan, at kung may mga comment kayo mga ka, pwede nyo ilagay dito. Kung may mga suggestion tayo at gusto nyo po pa pong malaman, at baka matulungan po namin kayo, so i-comment nyo lang po sa baba. Ayan, ako po ulit yung kapitan. Ayan, na yan. Maraming salamat mga kap sa pagsama nyo sa amin. At kung bago ka pala sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe. I-click mo rin notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Ako ulit yung kapatid, kapamilya, at kapuso, Kap Jerry, together with Bossing. Ayan, thank you so much. Bye-bye. See you on my next vlog. Bye-bye.